ngayong hapon sa Soco Crime Survivor. Uy, bago ka lang dito? Oo, galing kami, Bicol. Isang binatilyo, nasadlak sa bagong mundo. Ang buhay dito, mas mabigat, mas malupit. At sa di inaasahan, haharapin niya ang isang krimeng maglalagay sa kanya sa pingit ng kamatayan. Ang 12 anyos na si Suhe, baguhan lamang sa Maynila. Dito, nasadlak siya sa mabigat na buhay sa Lansangan. Habang ang 19 anyos naman na si Wilfren Azania, na mas kilala sa alias na Atok, batikan na raw sa kalsada. Sa Lansangan ng Sukat Parañaque, magtatagpo ang landas ni Suhe at ni Atok. Ano, titingin ka pa? Sumukot sa kita. Dito na raw magsisimula ang mahabang kalbaryo ng 12 anyos na binatilyo. Isasaksak ko sa'yo ito pag hindi ka sumunod sa akin. Ha? Kaya lahat ang sasabihin ko gagawin mo, ha? Para wala tayong problema. Kakaintindi ba tayo, ha? Ha? Kuya, mawawal na po kayo. Ha? Ayon kay Suhe, Notoryus at kinatatakutan si Atok sa mga kabataan sa kanilang lugar. Si Atok po, nangungurakot ng mga bata doon pag may nagtindang sampagita sa kanila. Nukuha niya yung pera. Hoy, tinga lima! Gugutom ako eh. Pakain ko na to eh. Wala akong pakailan, nagugutom ako. Bigay mo yan. Amin na. Wala raw siyang pinipili. Ikaw, may pera ka ba dyan? Kahit mga batang paslit, sinasaktan raw ni Atok. Amin na yan. Sasagot ka pa eh. Huwag na kayo aking next time, ha? Pag gusto ko, ha? Gusto ko, ha? Ibigay ko lahat. O, sala. Atok, ito, no? O, yan yung mga mamalilimos. O, malilimos kayo ngayon, ha? Lahat na sasakyan, ha? Kakatukin nyo, ha? Pag mamalilimos kayo, ha? Ang masakla pa, bukod sa pangingikil, tinatakot raw sila nito para manlimos. Lahat pa kailam, ha? Ha? Pag gusto ko, ha? Dahil pag sumagot ka pa, babangasa ko talaga yung bibig mo. Ha? Sige, isa nyo. Dahil pag wala kayong dala dito mga pera, gugulpihin ko kayo lahat. Isa nyo na! Ikaw, kapag bagal-bagal dyan, baka tadyahan kita, ha? Isa mo! Pinapadiskarte po kami. Napalimus po kami ng mga 1,000. Pag nabuo namin yun, pwede na kami umuwi. Wala raw silang magawa kundi sundin si Atok. Panakot raw nito ang kanyang patalim. Tinatakot po kami. Tinututuan kami ng kutsilyo sa leg. Buong araw raw nilang sinusuyod ang Lansangan para lamang mabuo ang perang hinihingi ni Atok. Magkano sa inyo? Piso! Sa iyo magkano? Lais! Pero yan, kulang pa, di ba? Asan yung mga pera? Labas, labas, labas! Yung mga pera! Asan yung pera? Asan yung pera? Ano yan? Nahayawak mo! O, itatago mo ba? Doon, sa pera mo! Salita ka, pera! Binibigay namin sa kanya para makaway na kami. Yung iba, tinatago namin. Ang mahirap ay kapag wala silang mapaglimusan, dito na raw sila pinagbubuhatan ng kamay ni Atok. Bakit? Ito lang! Langay, hindi ka sila nagbibigay. Tanga dito. Ito lang, ha? Ha, ito lang. Sumukpakain ko sa ito. Ha? Basta! Hindi na yung laki mo! Naisip mo, ha? Meron po kasi yung mga kasama. May barkada din. Ubugbugin kami. Kuya! Ayun yung lang bubugbog sa amin! Pagdating na sila! Kung sila, bilisan niyo. Nakasukat ka na. Oo, kuyang po. Nakatalasan kayo? Nagasukat kami, bakit? Mapapa lang ba kaya ninyo? Ang Notoryus na si Atok, ginantihan dahil sa pang-aabuso nito sa mga batang Lansangan. Ang problema, si Atok hindi papayag na madihado. Sa kanyang pag-resback, si Suhe ang kanyang mapagdidiskitahan. A 21 ng Pebrero taong 2016, nakatambay raw noon si Suhe sa labas ng isang mall sa Sukat, Parañaque. Hoy! Suhe! Nuhuy, nakita raw niyang dumating si Atok. Mabilis naman raw siyang tumakbo para makaiwas, gayunman. Saan ka pumunta, ha? Iniiwasan mo ba ako, ha?
Takot na takot raw si Suhe nang tutukan siya ni Atok ng patalim. Nooy nagpunta raw sila sa ilalim ng isang flyover sa may Dr. A. Santos, Barangay BF Homes, Parañaque. Atok, kala ko ba birthday ang pupuntahan natin? Nung birthday, utu-utu ka ba? Di birthday pupuntahan natin. Yari ka sa akin ngayon, ha? Noon nga yan, sumamasama nagsimula ng kabahan si Suhe. Atok, anong gagawin mo? Maawa ka sa akin! Sinipa niya ako doon, nahulog ako. Tinali po ako noon. Magtatanda ka, ha? Tol! Tol! Bakit pa ba ginagawa ito? Ano ba ang kasalanan ko sa'yo? Ikaw wala! Mga tropa mo, marami! Abot langit raw ang pakikiusap ni Suhe kay Atok. Pero nooy, hindi raw siya nito pinakikinggan. Gusto ko mabuhay! Hindi na raw naisip pa ng binatilyo naman laban at tumakas dahil nga sa iniinda nitong pilay sa paa. Wala raw siyang magawa kundi ang patuloy na magmakaawa. Atok, ipalilimos kita! Bibigay ko lang sa'yo na kikitaan mo! Please lang, baka! Didiskarte ako po siya. Pinilitin ko magnakaw para lang makawala ako. Hindi po siya nakinig. Sabi niya sa akin, nungutusan lang ako ng demonyo. Ilang saglit pa. Nilagyan niya po yung ano, bibig ko ng ano, bato, binalutan niya ng papel. Lagay niya sa bunganga ko. Hindi ko po maluwa kasi malaki. Diyan ka lang ha, tatawagin itropa ko para mas masaya. Nooy umalis nga raw si Atok, pero mas tumindi pa ang takot ni Suhe. Batid niya kasi na sa pagbalik ni Toy, mas manganganib pa ang kanyang buhay. Ang mabigat pa, dahil sa nakabusan na bato sa kanyang bibig, nagsimula na siyang mahirapang huminga. Makalipas ang ilang minuto, naramdaman na lamang raw ni Suhe na bumalik na si Atok kasama ang dalawang kaibigan. Nagising po ako, naramdaman ko na po na pinapatungan na po ako ng mga yung dahon, karton. Ilang saglit pa. Nakaramdam ako ng init. Pababa na sa akin yung apoy. Takot na takot raw noon si Suhe. Batid niya nga, sinilaban na siya ni Atok at ng dalawa pa nitong kaibigan. Nooy, wala na raw nagawa pa si Suhe kundi ang magdasal. Iyak lang pa ako ng iyak. Papa, mama, hindi ko na po naisip na makakaligtas po ako nun. Nakatali na po ako, palapit na po sa akin yung apoy. Sunog na yung braso ko po, dumikit na po sa akin yung basura. Sunog na rin po yung short ko, pati damit. Sa sitwasyong iyon, naisip niya ang kanyang mga nagawang kamalian. Matindi ang kanyang pagsisisi. Pero sa di naasahan, sa pagpupumiglas ni Suhe, natanggal ang bato sa kanyang bibig. Tulungan niyo po ako! Nooy, nagawa niyang humingi ng tulong. Buong lakas raw siyang nagsisigaw. Na mga panong iyon, nagkataon namang isang security guard ang rumoronda sa lugar. Narinig raw nito ang mga palakaw ni Suhe. Natanggal po yung bato sa bibig ko, magkasigaw ko. Nilungan po ako niya. Kuya, tulungan niya po ako. Kuya, nasunog na po ako, kuya. Sabi naman po nila ito. Kaya huwag ka po dyan maniwala. Sabog lang po yan sa rugby. Sinunog po nila ako! Sandali ha! Hindi lang ako tulong! Nang makita ang kanyang kalagayan, agad naman raw siyang tinulungan ng naturang gwardya. Samantala, agad namang nalaman ni Aling Annabel ang nangyari sa anak. Nooy, abot langit ang kanyang pag-aalala. Ay, Diyos ko po, sana naman po ka akong buhay pa yung anak ko. Matagwaan ko malang po ka akong buhay pa yung anak ko. Pagdating sa ospital, nabatid niya nga, bagamat nagtamo ng matinding pinsala sa katawan, ay ligtas naman ang kanyang anak. Buti na nga lang po, ma'am, malakas din ang loob ng bata. Parang sabi ko nga, sana ako na lang sinunog, huwag na yung anak ko. Kaya nga sahig sa kanya, naaktig naman nangyari sa'yo. Kaya magbago-bago na, huwag na okay lang magbarkada. Okay lang ka ako kung dyan lang sa atin. Uwi ka ng bahay. Ano ba nangyari dito?
Ilang saglit pa, dumating na rin ang pangkat ng Parañaque Police sa paggamutan. Si Senior Police Officer 1, Maria Bautista, ang natasang humawak ng kaso. Dumirekta kami sa PGH sa emergency ward, nandun pa yung bata. Kinuhanan ko ng interview yung bata na gamot na siya ng doktor ang dami niyang mga binda sa katawan. Opo, sa atok po yan. Agad namang itinuro ni Suhe sa mga pulis ang taong bumubog, nagpahirap at sumunog sa kanya. Siya ay si Wilfren Azania alias Atok. Bukod kay Atok, pinangalanan rin niya ang dalawang menor de edad na kasama sa krimen. Ang ginawa ko para masiguro kung sino talaga yung gumawa sa kanya noon, may dala kaming picture nung mga alleged suspect at pinaturo sa kanya kung yun yung nagsunog sa kanya. Hoy, ato! Sa mga kasama! Samantala, na mga oras na yun, nahuli pala si Atok at ang dalawang menor de edad na kasama nito. Inurili siya ng mga grupo natin ng barangay tayo. Tinurn over dito sila sa headquarters, tapos yung dalawang minor, tinurn over naman natin sa DSWD. Sa puntong iyon, sinampahan ng kasong frustrated murder si Wilfren Azania at dalawang menor de edad. Si Atok na binabaan ng fiscal natin for detention dahil hindi na siya minor. Yung dalawa niyang kasama na minor, ni-refer namin sa bahay pag-asa para ma-under custody ng social worker natin. Sa naging interview ni Atok sa ABS-CBN News Team, inamin nito ang nagawang kasalanan. Eh, niya pa magnaaw eh. Hindi niya alam, inuutok ko lang niya para patayin eh. Nuuy, tila wala itong bahid ng pagsisisi. Di lang apat, marami sila. Baka iisa-isayin ko sana. Noong 26 ng Oktubre 2017, guilty ang naging hatol ng hukuman kay Wilfren Azania alias Atok. Pero dahil sa pag-amin ni Atok sa krimeng nagawa, nasentensyahan lamang siya ng 2 taon, 4 na buwan at 1 araw hanggang sa 4 na taon na pagkakakulong. Sa kabila nito, nakaharap din sa hiwalay na kaso si Atok, isang kaso ng robbery na isinampa laban sa kanya ang naging dahilan upang manatili siya sa kulungan. Samantala, bagamat nakakulong pa si Atok, nangangamba pa rin si Aling Annabel para kay Suhe. Natakot nga rin po ako kasi baka mamaya kung balikan na naman po ba yung anak ko. Kaya nga sabi ko, dapat hindi mo na ako pinalaya, mamaya hindi pa nagsisisi yun eh. May gawin na naman sa bata. Kaya naman, inilayo na raw si Suhe sa kanilang lugar. Ang madilim na pangyayari sa buhay ni Suhe, naging dahilan naman upang ituwid ng binatilyo ang kanyang landas. Utang na loob niya ang pangalawang buhay sa pamilyang hindi bumitiw sa kanya sa paggabay. Naisip ko po, nagbabago na po ako. Hindi na po ako magbabarkada. Lumipat po ako ng bahay, nagtrabaho po ako sa ate ko para po makatulong sa pamilya ko. Kapamilya, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa ABS-CBN News Channel. I-click lang ang button na ito.